scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang tanghali po sa atin lahat. At para sa ating kakalsadahan, tingnan po ninyo ang Balintawak Toll Plaza. Medyo nagbibuild up na, no, ng kaunti lang kasi siguro sa bayaran to sa ARPID, no? Ayan. Mapulang lupa, Balinsuela. Medyo meron na ang pa-southbound, ay pa-northbound. Mindanao Toll Plaza, ayan po ang makikita nyo sa kakalsadahan na yan. Sa may kawayan, passable. Yung pa-southbound, medyo dumadami ng konti, pero sige pa rin, maganda. Ang Bukawi Toll Plaza, medyo okay. Ang pa-south, medyo dumarami ano, ang mga sasakyan. San Fernando, meron ngayon, oh, di ba? Kasi Friday. Friday the 9th. 9th of Friday. Yung iba pa uwi na. Si RB di pa pwedeng umuwi. Okay, yaya po ating kakalsadaan sa araw na ito. Maraming salamat. Ayan, okay. At ang Kakampi Online ay kasapin ng Philippine Online Broadcasters Association. At nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin, tumataas rating natin, ha. Thank you very much. Ngayon, nandito po tayo sa ating balitang halian. Sa ulo ng ating mga balita, Marcos pinatitigil, nagsusulong na iwalay ang Mindanao. Voters ID planong ibalik ng COMELEC. Bagong Pilipinas maglalapit sa pribadong sektor na sa gobyerno ayon kay First Lady Liza. Magpakatotoo kayo sa term limit extension ayon kay Senator Amy. Taas po sahe sa MRT3, posible sa Abril o Mayo maipatutupad. Emboy Barangay sa kakalingain pa rin ng Makati City. Wow! Lalaking pinagbabato sa ulo ng apat, patay. MMDA naghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng baha sa Davao Region. Batiin natin pala ha, ang pinaka-head ng special event. Tama ba ko? Special event na si Sir Manny. Okay, ayan, nag-partner na po natin ang MMDA. Binisita po nga tayo nila nitong nakaraang Webes. Diba? So, thank you very much sa pagpunta dito, Sir Manny. Ayan, ito. Head ng Special Events Operation. Sila ngayon ang nandun sa Davao. Emmanuel Manny Miro, tama naman ako. At syempre yung kanyang magandang secretary. Sino yun? Oo ko dyan. Hanggang saan ka, RB? Hanggang dito siya. Sa tangkad, 5'11 eh. Diba? Okay, bago tayo magdire-diretso sa ating programa. Ay, tingnan muna natin ang ating report galing sa labas. Oh, katotong July, nasaan ka na? Yes, sir. Tita P, no? Kasalukuyan ay nakasuhan itong ibang polis ng airport Tahiya kung saan ay nakasuhan ito ng hulidap, no? Hulidap? Ako marami yan. Isang Chinese national na kung saan na hinatid niya yung kapwa niya Chinese national para pauwi na ng China. Pagamat yung naghatid, ay hinanapan daw ng passport, hindi naman papunta ng abroad. Eh, nung nasabing wala siyang passport, ay kinikikilan siya ng, ano, ng 15,000 para makawalan siya. Pero nag-react itong nasabing Chinese at nagsumbunga sa kinaukulan na nanghininga sa kanya ng 15,000 ito limang pulis ng airport.
Ito ko sana, ito yung tinatawag natin extortion to eh, no? Tita Pera, oh, under extortion. Para delay siya siya. Kaya nalulungkot na naman ang kagawaran ng NAIA Police Authority na meron pa rin palang mga bulok na kamatis, no? O na itlog na mga limang pulis na ganito na hindi sa tulungan nating mga foreign, o mga ating mga kababayan o foreign national ay kanila itong binubukulan. Kaya sabi ng manager ng Ninoy Aquino International Airport na ito'y kanilang kakastiguan, talagang kakasuhan itong limang airport police na ito dahil para wag nang tularan, no, na kanilang mga kasama dahil nakakasira ito sa imahe ng paliparan ng bansang Pilipinas. Para sa kakampiyon lang, July Pudok, nag-uulat. Okay, nako, limang pulisya na. Okay. At para sa ating report, pinatitigil na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagsusulo na ihiwalay ang Mindanao. Sinabi ni Presidente na malinaw na paglabag ito sa ating konstitusyon at hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog, kundi ito ang magdudulot ng pagkawatak-watak ng bansa. Ang panawagan din umano ng paghihiwalayin ang Mindanao ay tiyak na mabibigo dahil nakaangkla ito sa mga pangakong walang katiyakan. Dahil mismong ang liderato ng Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay tinanggihan na ang naturang panukala. Ayon kay Marcos, "I've said it before and I'll say it again. Our national territory will not be diminished even by one square inch. We will continue to defend from any threat, external and internal. We will not allow even an iota of suggestion of a breaking apart." Yan po ang binanggit ng ating Pangulong Marcos. Para naman sa COMELEC, target ng Commission on Election na maibalik ang voters' identification card bago matapos ang taon. Ang nipis niya? Nako, meron din ako niyan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, sinimulan na nilang talakayin ang naturang posibilidad, bunsod na rin aniya ng mabagal na distribution ng national IDs. Sa ngayon aniya ay pinag-uusapan pa nila ang mga detalye, gayon din ang kinakailangang pondo para sa naturang ID. Umaasa naman si Garcia na bago matapos ang taon ay may balik na nila ang voters ID at target umano nila. Unang mabigyan ay ang mga overseas Pilipino. Matatanda ang Disyembre ikataong 2017 nang suspindihin ng poll body ang pag-i-issue ng voters ID. Bunsod na rin ang pagsisimula ng rollout ng national ID. Paglilinaw naman ni Garcia, ang mga rehistradong botante ay maaaring bumoto kahit wala silang voters ID. Layo ng bagong Pilipinas, campaign na ilapit ang pribadong sektor sa pamahalaan bilang bahagi ng isang master plan of genuine development. Para sa lahat ng Pilipino, ito'y ayon kay Lady Liza Araneta Marcos. Sa sariling pagsisikap, sinabi ng First Lady na, "I will try to follow my husband's vision of bringing the private sector closer to government so we can all work together for bagong Pilipinas." Sa dami-dami po nating problema, we should realize that government can't do it alone. It has to work hand in hand with the private sector. Yan ang sinabi ng ating First Lady. At binigyan din na ang bagong Pilipinas ay hindi isang political game para lamang sa kakaunting pribilehyo. Binigyan din ito ni First Lady na kasabay ng pagkilala sa tagumpay ng Love for All program na resulta ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor.
Hinamon naman ni Senador Aimee Marcos itong Huwebes ang mga miyembro ng Kamara na ihayag ang kanilang tunay na intensyon tungkol sa term limit extension sakaling amyendahan ang 1987 Constitution. Sa isang panayam sa radio, sinabi ni Marcos na panahon na para ihayag ang kanilang counterparts sa Kamara. Ang tunay na intensyon ay at iginiit na ang pag-amyenda ay lampas sa mga provisyon na ekonomiya at naglalayong palawigin ang mga limitasyon sa termino ng ilang elective officials, kabilang na rito ang mga kongresista. Nangangamba si Marcos na ang pagpapalawig ng mga termino ay maaaring humantong sa katiwalian at ang pag-amyenda sa konstitusyon ay maaaring mayroong malawak na suporta sa mga miyembro ng Kamara. Idinagdag pa ni Marcos na wala nang kailangang pakialaman sa edukasyon dahil nakapasok na ang mga foreigners at wala nang problema sa kulinary. Sa turismo, andiyan na sila. So ano pang kailangan dyan? Kaya ang duda ng lahat, talaga namang gusto ay palitan yung political. Yan ang sinabi ni Marcos, ng ating senator. Binigyan din ni Marcos ang napakalaking gastos na kaugnay sa proseso ng pag-amyenda ng charter change na tinatantya na bilyong-bilyong piso na sa huli ay mauwi sa wala. Ayun ang problema natin. Maraming problema ang Pilipinas. Posible umano, ito naman na, sa MRT3, sa mga nag-MRT, posible umano sa katapusan ng Abril o kalagitnaan ng Mayo, may patupad ng panukalang taas pasahe sa Metro Rail Transit Line 3. Ayon kay Department of Transportation Assistant Secretary for Railways, Georgette Aquino, na sharing officer in charge ng MRT, pinag-aaralan na ng DOTR ang naturang petisyon. Matatandang nais ng pamunuan ng MRT 3 na magpatupad ng karagdagang 2.29 centavos o 2 piso at 29 na sentimo para sa kanilang boarding fee at 0.21 centavos na increase kada kilometro. Sakaling maaprubahan ito ay minimum fare, lagot ka ng MRT3 ay tataas ng 16 mula sa kanilang 13. Ah, pwede na din, no? Kasi may traffic dyan. Ang pasahe naman sa end-to-end trip o mula sa North Avenue Station sa Quezon City hanggang Taft Avenue Station ng Pasay City ay magiging 34 Monday. Ay magiging 34 na mula sa kasalukuyang 28. Yun. Ayon kay Aquino, gagamitin nila ang taas pasahe upang pasiguro o masiguro ang maayos na operasyon at maintenance ng mga train para sa kapakanan ng mga mananakay. Baka ibang kikita rin mo. Maaari na muling mapaglingkuran ng Makati City Local Government ang mga residente ng EMBO o Enlisted Men's Barrio sa iba't ibang serbisyong inalok ng Lingkod Bayan Caravan Project nito. Sa pamamagitan po ng one-stop shop, mobile center na lingguwang umiikot sa mga barangay sa lungsod, pwede na ang mga residente ng EMBO kahit pa sila ay nasasakop na ng Taguig City alinsunod sa naging kautusan ng Korte Suprema nung nakaraang taon. Kabilang dito ang mga barangay Sembo, Comembo, Pembo, Isrembo, Westrembo, South Sembo, Pitogo, Post Proper North Side, Post Proper South Side at Rizal. Una nang inanounsyo ni Makati City Mayor Abigail Binay na may libreng konsultasyon ng EMBO o EMBO Residence sa lahat ng Barangay Health Center at sa Ospital Makati o OSMAC para tugunan ang mga reklamo ng mga apektadong residente sa kakulangan na umano ng health service sa Taguig City. Pati na pala sila. Panawagan ni Binay sa mga residente ng EMBO, mag-monitor palagi sa Facebook page na may Makati. Yan po, tingnan nyo ha.
Mai Makati para sa mga updates at schedule kung saan maaaring matagpuan ang multi-service caravan. Apat naman ang mga barangay health center naman ang available mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sa tuwing weekday simula February 12 upang ma-accommodate ang taga Makati at sa mga residente ng Embo Barangays. Matapos na maratay sa ospital ng 2 araw, binawian na rin ng buhay ang isang lalaki pinagbabato sa ulo ng 4 na kalalakihan kung saan 2 dito ay menor de edad sa Quezon City. Kinilalang biktima si Gerard Morales Aurige, 40 years old, ng Barangay Payatas B, Quezon City. Isinuko naman ng mga kanilang mga magulang sa pulisya ang 2 menor de edad na may mga suspects sa na nasa edad, tingnan nyo makita, 16, 17 years old, kapwa basurero, habang inaresto naman si Justin Santa Rosa, 19 years old, pawang residente ng Payatas. Pinaghanap naman ng isa pang kasama nitong nakatakas, nakilalang si alias Mark Bakunawa ng Visayas Street, Quezon City. Batay sa pagsisiyasat ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection alas 2:30 ng madaling araw ng Pebrero, Lunes, na maganap ang insidente sa kahabaan ng Leyte Street, Barangay Payatas B, sa lungsod. Sinabi umano ni Annalyn Flores de Dios, kalib-in ng biktima, nakita niyang hinahabol ni Aurige ang mga sinitang suspect na hindi binanggit ng dahilan. Nagulat na lamang siya ng biglang pagbabatuhin ng mga suspect ang kanyang kinakasama hanggang sa bumagsak sa sementadong kalsada. Samantala, na isugod pa rin ito sa East Avenue Medical Center ang biktima, pero binawian din ito ng buhay ng alas 6 ng umaga noong February 6. Tumula kahapon ang 30 katao o 30-man contingent ng Metropolitan Development Authority para magdala ng tulong sa mga apektado ng baha sa Davao Region. Bit-bit nilang 60 unit ng solar-powered water purifiers para makapag-supply ng malinis na tubig sa mga nasalantang residente. Nasa 180 galon ng tubig kada oras ang kanyang ipifilter ng isang unit. Ganda yan. Kabilang sa na-deploy ang mga tauhan ng Public Safety Division, Road Emergency Group at Flood Control and Sewerage Management Office. Pinangunahan naman ng MMD Assistant General Manager for Operation ASEC David Angelo Vargas ang send-off ceremony ng grupo. Ang pagpapadala ng humanitarian team ay sa tugon ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makapaghatid ng karagdagang tulong sa mga binaha sa naturang lugar. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Dakuha naman natin ang ating trabaho, patrol. Meron ba? O unahin natin yung ano? Weather update muna po tayo. Yan po ating weather update ngayong araw ng Biyernes ng ating Pag-asa. Wala pa? Hello, Miss Abigail Dupale! Ating weather update. Pulupulong mahinang ulan, lalo na po mamayang hapon kung saan mostly cloudy skies na sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Sa ating mga kababayan sa may Central Luzon, malaking bahagi ng Southern Luzon, including Metro Manila, bahagyang maulap na kalangitan ngayong umaga at minsan maaraw naman ang kalangitan, habang mostly cloudy skies naman sa silangang parte ng Bicol Region. Aasahan din po yung mga pulupulong pag-ulan o yung mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa mga probinsya ng Quezon, Aurora, at malaking bahagi pa ng Bicol Region. Temperature natin dito sa Metro Manila nasa 23 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ilang kapatagan pa po dito sa Luzon,
Nasa higit 30 degrees Celsius pa rin po ang magiging temperatura pagsapit ng tanghali. So may kainitan pa rin. At sa madaling araw naman, between 21 to 23 degrees Celsius. Dito naman po sa bulubundukin lugar, kagaya na lamang ng Baguio City, between 15 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Visayas, katulad pa rin po na weather conditions as yesterday na partly cloudy to cloudy skies, nagpapakita naman si haring araw lalo na po sa umaga, then sa tanghali medyo mainit, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi may mga isolated rain showers pa rin or thunderstorms, lalo na po sa silangang parte ng Visayas. Temperature sa malaking bahagi ng Kabisayaan between 24 hanggang 30 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, apektado pa rin po sila ng easterlies, pero mapapalitan yung mga pag-uulan ito mga nagdang araw ng misang maaraw at bahagyang maulap na kalangitan kung pag-uusapan po natin ay ang Davao Region, Caraga Region, and Northern Mindanao. Habang may mga pag-ulan pa rin po as early as this morning sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region, dulot po yan ng easterlies. Pagsapit ng tanghali, mababawasan yung mga pag-ulan dito sa western portion of Mindanao. Pero dito sa may central portions, kagaya na lamang ng Soxarjen, Lanao del Sur, Maguindano Provinces, and Northern Mindanao, pataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms na nagtatagal ng 2 hanggang 3 oras. Temperature natin dito sa Metro Davao between 24 to 32 degrees at mainit sa Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Sa ngayon, dahil hindi pa kalakasan ng northeast monsoon, ay medyo maalon na lamang dito sa may parting extreme northern Luzon, pero wala naman po tayong nakataas na gale warning. Pero inaasahan natin yung paglakas ng amihan sa mga susunod na araw, posible na ang maalon na karagatan dito sa malaking baybayin po ng northern Luzon at pagsapit po ng Linggo hanggang sa kalagitnaan ng susunod na Linggo ay magiging maalon din sa natitirang baybayin pa po ng Luzon plus Visayas. Sa susunod na 3 araw, iiral pa rin ang northeast monsoon at lalakas ito sa malaking bahagi po ng Luzon and even Visayas. Dito sa Metro Manila, by the next 3 days, asahan pa rin yung bahagyang maulap at madalas maaraw naman po na umaga hanggang tanghali. Then pagsapit ng tanghali, bumababa ng bahagya yung ating temperatura. Kung 32 degrees Celsius tayo ngayong araw, maaring by the end of the weekend, nasa 31 degrees. Dito naman po sa Baguio City, steady lamang po yung ating temperatura, 14 to 15 degrees Celsius pagsapit ng madaling araw at hanggang 23 degrees Celsius lamang pagsapit ng tanghali. Possible na ang maulang panahon pagsapit ng Lunes. Habang dito sa malaking bahagi ng Kabikulan, partly cloudy to cloudy skies din, pero lumiliit na lamang yung chance ng mga thunderstorms. Pagsapit po ng Linggo at Lunes, meron na lamang mga isolated light rains dulot ng amihan. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, asahan pa rin ang magandang panahon. So ibig sabihin po, magiging maaraw naman most of mornings at pagsapit ng tanghali for the next 3 days po yan, kabilang na yung ating Chinese New Year celebration. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi is partly cloudy to cloudy skies at may chance rin ng mga pulupulong ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Panghuli sa ating mga kababayan po sa Metro Davao ay asahan po natin ang mainit at malisang ang panahon. Gayun din sa natitirang bahagi po ng Mindanao, iiral pa rin ang easterlies pero hindi na yung mga pag-uulan ang mararanasan po natin. Mostly partly cloudy skies po tayo. Then sa tanghali medyo mainit at malinsangan na at may chance na lamang po ng mga localized or mga isolated rain showers and thunderstorms. Si Haring Araw ay sisikat 6:23 ng umaga at lulubog pa rin 2 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, PAGASA magandang solusyon. Okay, balik tayo sa ating programa. Tayo muna po ay magbigay ng mga trabaho. Ayan, trabaho, trabaho. Ano ba mga available jobs sa ating mga kababayan? Antabayanan po ninyo mamaya nga ang ating iba't ibang programa dito. Wow, Aksyon Balita. Okay. Urgent to saan to? I-quest pa rin po, urgent vacancy, local hiring po ito, yan. Ng I-quest, right? I-quest Dagupan, Pangasinan branch. College graduate of any course, nursing graduate is an advantage. Proficient in Microsoft Office application like Word, PowerPoint, Excel, video conferencing platform, Zoom, MS Teams, Meet, etc. With knowledge in photography, Photoshop, image and video editing is an edge.
proficient in English English written and verbal communication skills, organized, reliable, result oriented, ability to take responsibility, work under pressure and execute given task diligent. Candidate must be residing near Capuac District, Dagupan, Pangasinan, or have immediate access to the area. Apply kayo. Ayun po, may scan QR code po dyan. Pwedeng-pwede. Text natin. Ayan po, apply now. Yan, may EQ yan. Scan QR code. Doon kayo papasok sa pag-apply. Taiwan. Kailangan po nila ng 200. Kanina yun? 200 na... Teka, mamaya ka na. Okay. 200 na factory workers. Yan po ay bound to Taiwan. Ang pinag-usapan po natin doon, monthly salary is 27,470. Ang kanilang employer ay KYEC, King Yuan Electronic Corporation. Sa Taiwan po, they need 200 factory workers. Scan QR code. Ang kanilang interview dates ay March 6 and 7. So you apply first, yan, scan yung QR code, and then yung mga nandito po, tingnan po ninyong mabuti kung ano yung mga nandyan na requirements. And take note, wala pong placement fee or processing fee. Ethical recruitment na po tayo, ha? And also, you can check it also sa ating DMW. Next natin! Ayan, apply, scan QR code pa rin para sa application ninyo sa pagpunta sa Taiwan. Pwede kayo mag-anito sa www.eqmanpower.ph. Pwede yung buksan ang kanilang Facebook, iQuest.manpower. Ang Manila office nila ay nasa Barred Mansion, number 1679A, Mabini, Corner Malabar Street, Malate, Manila. Sa Pangasinan, meron sila sa may second floor, Galaxy Prime Building, 543Z, Tapuac District, Dagupan. Perido. Ayan. Ha? Job vacancy for Hungary. They need machine operator 30. 30 machine operator po ang kailangan ng Hungary. Okay? Ayan. Must have at least 2 years experience working in PVC floor, production plant manufacturing company. Knowledge in using different kinds of machine like cutting, lifting, and pump motor lift. Of course, you have to good physical condition and strength, high school or vocational graduate with forklift operator NC2 certificate is an advantage. Good communication skills, lalaki, of course. Ang height, RB ko na magsabi, 160 centimeter. Next natin, Perido, job vacancy for Singapore. Kailangan nila nito. Yan, nakita nyo po. Singapore po yan. Okay. Okay, ang bag technician, 5 lang ang kailangan nila. Kalalaki, 5 years experience in oil and gas petrochemical industries. Able to understand the mechanical valve internals and instrumentation, positioner, calibration and accessories, solenoids, valve switches, and sensor heart or field bus. Knowledge in control valve and actuator servicing brand like Emerson Fisher, Baker Hughes, Mosin-Nielsen, Nellis James Burry, and also Asbiel at Valtex Flowserve Motoyama, Betis Rotor, Samson Incorporated, at iba pa. With GCC work experience, yan is an advantage. Magaling sa Gulf country. Good in English communication. Ayan. Next natin. Ito naman, Perido pa rin sa Slovenia for manpower pooling po muna. Ano po? No fees in any form and purpose will be collected from the applicants. Remember, itong mga binabanggit na ito, pwede nyo pong buksan ang inyong
inyong ano no? Cellphone o ano man, puntahan niyo po yung DMW, Department of Migrant Workers. Makikita niyo po yan doon. Pili po kayo, napakarami po doon nakalagay. Manpower pooling muna po ano sa Slovenia. Ano kailangan nila? Ito. Waiter, waitresses, 5 lang. Bartender, 5 din. Chef, 5 din. Kitchen assistants, 5 din. Cleaner, 15. High school, second year of formal education in hotel and restaurant. Male and female. At least 2 years experience in fine dining restaurant, hotel industry. Good in English communication skills. Height, oh, to limitang konti ata to. 160 centimeters, ganun pa rin. No, sabi po ng ating perido, no walk-in applicants accepted. We will only call the qualified application for interview. For other position or yung mga position na gusto nyo, position, a drop box is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to perido4hungary@gmail.com with email subject position. Perido, yan, job hiring for Hungary. Yun ano. Okay, next natin. Baker. Ito naman yung mga baker. Siyempre, valid NC2, bread and pastry production. Ay, professional graduate, pwede. At least 2 years experience in bake shop, production commissary, knowledge in using different kinds of baking equipment. Height minimum po, 160 centimeter. Good communication. Yan. Next. Eto, ganun din po, hindi sila tumatanggap ng mga aplikante papunta roon. They will call you. Okay, email your passport, copy to perido4hungary@gmail.com with email subject. Ano yung talagang in-applyan nyo? Yan. Registered nurses, kailangan namin. Kailangan nila. For U.S. High competency, yan yung mga sweldo-sweldo po, tingnan mabuti. Zero placement fee, zero processing fee, no salary deduction, no exception. Tandaan po natin, pag nag-a-apply po tayo, pag kayo ay nilapit at hiningi ang kagad kayo, kahit 10 piso, palpak po yun, ha? Tandaan po natin, i-open din po ninyo ang inyong Facebook pa. Ha? Saan tumakukita? Ha? Ito nga sa IPAMS, bubuksan nila yung ano nila, saan nila makikita itong mga to? Sa DMW or? O sama, DMW pala talaga. Or pwede yung buksan ang IPAMS, siguro yung mga agencies, no? Yun. Okay, next. Ayan. Big savings, pre-NC Lex, IELTS, OAT, PTE, review and test, one take each and paid fully at upfront. Ganda yan, ano? Pre-immigration and relocation assistance. Join their team of nurses. Live the American dream. Dr. Sulaiman Halabib, kilala ko to. Riyadh, Saudi Arabia. Medical group po ito, ha? Female staff nurses. Lahat ng areas pwede. Qualification, registered nurse with minimum of 1 year experience. Yan. Employers weekly virtual interview, February. Itong February po, lagi-lagi meron, no? Weekly? Okay. Accepting 1 year experience, community, rural health clinic, no placement fee, pre-prometric and data flow. Sabi ka na nga ba, LDS eh. Can apply or you can send your CV to apply@e/recruitment.com.ph. Saan matatagpuan to? Number 610, Gochangco Building, TM Calao Street Corner, MY Orosa Street, Ermita, Manila. Renzol! Yan, si Renzol. Saudi Arabia Job Opportunities, Jawa Human Resource Company. They need 100 on-call cleaners. Open for walk-ins. Ko, yan, cleaners. Oh, ano
sa no experience needed, no employers interview. Grab this opportunity. 300 Saudi 300 SAR food allowance. Saudi real po 'yon. Free accommodation, free transportation. Apply now. Kailangan din nila ng elevator technician 25, elevator installers 15, 10 adjuster. Yon. Mas at least more than 50 years old. Ah, oh, galing, galing to. Pwede pa tayo dito mag-apply. Diba? Mas have at least 5 years of relevant work experience. At least high school graduate. Send your CV with job description to askmailforward@gmail.com, crammailforward@gmail.com. Okay, to Saudi Arabia, they need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Delta Fear Overseas Job Placement and General Services Incorporated in PASA, Unit 2D, 2nd Floor, Miramonte Building, 53 Senator Hilpuyas, Corner Ross Boulevard, Pasay City. Makita nyo po yan, makita nyo Camel Appliance, Buendia, malapit sa Shell Gas Station, Buendia. The owner, Margie Socorro Sacotec, you can contact 6392-767-8754. Wala po lahat placement fee, ha? Wala din processing fee, ha? Okay, yan po ang ating mga trabaho patrol sa ating balitang halian. Tayo po ay nagpapaalam na kasi may susunod pa po sa atin ang aksyon, a wow aksyon balita. Bye po, see you Monday.